Shout out kay Jean Fernan, Janina Pink, Eriza Miguel, Emily Nobleta, at Lord Ulaybar. Nung bata ko, mahilig akong makiusisa sa mga bagay-bagay na hindi ko alam. Tanong ako ng tanong sa aking nanay, lola, tatay, at kahit sa ibang tao kung ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan. Ganito ako kakulit nung bata ko. Gusto kong malaman ang mga bagay na hindi ko alam. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Luna ng Sikihor. Sabi ko noon sa nanay ko, sana Luna na lang yung pinangalan nila sa akin kasi mahilig ako sa buwan. Kasalukuyan akong nagtatrabaho ngayon dito sa Japan. Medyo makulit at minsan istrikta sa mga bagay-bagay noon pa man. Way back 1987, ako ay 9 na taong gulang. Yung lola ko noon ay masigla pa. Araw-araw siyang kasama ko. Mula sa pagtitinda tuwing umaga hanggang sa pagsaing sa hapon. Kumbaga malapit ako sa lola ko noon pa man. Sa kanya talaga ako lumaki. Malapit lang naman ang bahay namin ni nanay at tatay sa bahay nila lola. Ngunit doon ako natutulog at tumitira sa bahay ni lola kasama siya. Itong ikukwento ko sa inyo ay kakaibang karanasan ko noon patungkol sa mga aswang. May mga tao na kailanman hindi naniniwala sa kababalagan. May nakikita nga akong mga nagko-comment kahit ni isa raw ay walang patunay o ebidensya na may aswang. Eh para sa akin, mahirap naman kumuha ng litrato o video kung nasa harap mo na ang isang aswang. Nakakatakot. Natatandaan ko noon ang sabi ni Lola, walang aswang na mahirap. Walang aswang na pangit. Lahat raw na mga aswang ay magaganda kapag nasa normal na itsura. Isang umaga, habang sumasaing kami ni Lola, narinig namin na yung mga tao ay nagtatakbuhan sa harap ng bahay namin. Anong meron? Tanong ni Lola habang nilalagyan ng tubig yung bigas na isasaing niya. Parang may kaguluhan, Lola. Tignan natin sa labas. Sabi ko sa kanya. Agad kaming lumabas ni Lola at yung mga kabaryo namin ay nagtatakbuhan papunta sa kabilang sitio. Toto, anong nangyayari? Tanong ni Lola sa kababata ko. La, yung anak po ni Aling Mauring, nawawala. Ayon sa kanya, kinuha raw ng aswang. Andun siya ngayon sumisigaw at nagwawala sa bahay nila. Yung mga tao eh, alam mo naman, makikiosyoso. Ay nako. Sabi ng kababata ko, natawagin na lang nating Anton. Tara, makiosyoso din tayo. Sabi ko sa lola ko. Eh ako noon basta may mga ganitong kaganapan, aktibo ako. Malay natin, matutulungan ko pa yung nangangailangan. Yung lola ko naman ay pumasok sa loob ng bahay. Kumuha siya ng rosaryong gawa sa kaway at asin. Agad kaming lumakad papunta sa bahay ni na Aling Mauring. Naabutan siya namin na nagsisisigaw, nagwawala at natatakot. Nilapitan siya ni Lola at sinabihan na, Mauring, kumalma ka. Walang maitutulong yung pinapakita mo. Kumalma ka. Kailan mo huling nakita yung anak mo? Tanong ni Lola. Ate, kaninang madaling araw, nasa duyan pa yung anak ko. Ngunit pagising ko, kaninang alas 5 ng madaling araw, wala na siya sa duyan.
sabi ni Aling Mauring. At nasundan ito ng paghagulgol ng iya. Ang asawa mo nasaan? Tanong pa ni Lola sa kanya. Hindi makasagot si Aling Mauring noong sandaling iyon. At may kutob ako na mayroong misteryong nagaganap. Umalis kagabi at hindi pa bumabalik. Nag-away kasi kami kagabi. Sabi ni Aling Mauring. Baka kinuha yung anak mo at dinala. Sabi ni Lola. Maya-maya pa ay dumating sa bahay nila Aling Mauring yung asawa niya habang hawak-hawak ang anak nila. Agad namang nagsialis yung mga tao na nakikiusyoso sa bahay nila Aling Mauring. Si Aling Mauring ay taga doon talaga sa baryo namin. Yung asawa naman niya ay dayo. At ayon kay Aling Mauring, nakatira sa isang parte ng Panay ang asawa niya. Kinagabihan ay hindi mapakali si Lola na parang lakad siya ng lakad sa loob ng bahay na walang dahilan. Sinita ni nanay si Lola kung bakit siya nagkakaganoon. At sabi ni Lola, may kutob ako. May kutob ako na may mangyayaring masama sa anak ni Mauring. May kutob din ako na yung lalaki ang may gagawing masama. Sabi ni Lola, hindi namin akalain na sasabihin niya iyon. Isang tipikal na gabi lang ang sandaling iyon. Ngunit nung sinabi ni Lola iyon, parang nanindig yung mga balahibo ko na parang may kakaiba nga. Sabi ni Lola, nararamdaman niya na may itinatagong lihim si Aling Mauring o may pilit na tinatakpan. Alam kong may kakaibang nangyayari kina Mauring. Hindi ganon si Mauring. Pwede rin namang nagkakaganoon si Mauring kasi bagong panganak gaya ng sabi ng ilang kabaryo natin. Ngunit, may kakaiba talaga. Parang palabas lang iyon ni Mauring para takpan din ang lihim ng kanyang asawa. Sabi ni Lola, ang tinutukoy ni Lola ay yung asawa ni Aling Mauring na mayroong sikretong tinatago. E ako noon sumasabay lang ako sa agos. Iya, Luna, samahan mo ko. Sabi ni Lola sabay kuha ng kanyang rosaryo at dalawang talampakan na sanga ng manunggal. Sa mga hindi nakakaalam, takot sa sanga ng manunggal yung mga aswang. Isabit lang ito sa pinto, bintana at ayon kay Lola, epektibo din itong panghampas sa mga aswang. Hindi nagpapigil si Lola kay nanay. Si tatay noon ay hindi pa dumadating ng bahay. Alas 6 na ng gabi noon, noong nakarating kami sa sitio ni na Aling Mauring. Malayo pa lang kami ay tanaw na namin ang bahay nila Aling Mauring. Mayroong nakasinding gasera na nakasabit sa bintana nila. At nung malapit na kami, naririnig naming nagdadasal si Aling Mauring. Ngunit may kakaiba sa kanyang pagdarasal. Pinatapos muna siya naming magdasal at tinawag siya ni Lola. Mauring, iya, kamusta ka dyan? Tanong ni Lola sa kanya. Ate, ikaw pala. Ayos lang kami ate. Nandito na yung anak ko, tulog na. Sabi ni Aling Mauring kay Lola. Ngunit parang nababalisa si Aling Mauring at hindi makatingin kay Lola. Lumapit si Lola sa kanya at nagsabing, iya, ano ba talagang totoong nangyari kanina? Kung gusto mo, sa bahay muna kayo matulog ng anak mo. Ang sagot niya, hindi ate. Papagalitan ako ng asawa ko. Tsaka yung kanina,
gumala lang daw sila ng anak ko. Gumala. Madaling araw. Alas 5 ng madaling araw. Gumala yung asawa mo habang bit-bit ang anak mo. Dudang tanong ni Lola. Totoo naman po, medyo hindi pa yung tamang oras para igala ang sanggol sa madaling araw. Kasi sobrang lamig at baka magkakasakit ang bata. Nakita kong parang mangingiyak-ngiyak si Aling Mauring at nagdadalawang isip na kunin yung anak niya. Ngunit bigla siyang umakyat sa loob ng bahay nila at kinuha ang anak niya at dali-daling bumaba sa hagdan at nagsabing, "Dalian natin ate, bilis!" Sabi niya kay Lola habang nanginginig ang kanyang kamay. Sa pagdating namin sa bahay, nagulat kami kasi naghihintay na doon yung asawa ni Aling Mauring. "Uwi na tayo, Mauring," sabi ng asawa niya. "Ayoko," sigaw ni Aling Mauring sa asawa niya. "Dalian mo na, gumagabi na. Huwag kayong makisali, asawa ko si Mauring." "Karapatan ko at karapatan mong protekta ng anak natin," sabi ni Aling Mauring. Hanggang sa nakisali na sa usapan si Lola at hindi na rin nakapagpigil si tatay kasi nandoon na rin siya nung mga oras na iyon. Nagalit si tatay at pinapasok si Aling Mauring kasama ang kanyang anak. Siya nga po pala, nagkataon lang po na napadaan sa bahay namin yung asawa ni Aling Mauring. Kaya nung nakita niya kami, ay pinauwi niya si Aling Mauring. Biglang umalis ang asawa ni Aling Mauring at pumasok na kaming lahat. Habang nasa loob kami ng bahay, nakasinding lahat ng gasera. Wala pa kasing kuryente noon. Nagsimulang magsabi ng katotohanan si Aling Mauring tungkol sa nangyayari sa kanila. "Kagabi ate, yung nangyaring iyon." Hindi pa tapos magsalita si Aling Mauring, parang hinalughog ang bahay namin. Pinasok ng napakalakas na hangin at mga lundag ang naririnig namin sa paligid ng bahay na parang maraming tao sa labas. Tinignan ito ni tatay, ngunit wala naman siyang nakikita sa labas. Nagtataka kami ni na Lola. Tumayo si Lola, nilagay ang mga manunggal sa bintana at pinto at nagsaboy din siya ng asin sa paligid. "Nandito yung nanay at tatay ng asawa ko," sabi ni Aling Mauring na siyang ikinabigla naming lahat sa loob ng bahay. "Ano ang ibig mong sabihin, Iya?" tanong ni Lola. "Gusto nilang kunin ang apo nila. Mga hayop, mga aswang sila. Yung asawa ko yung gusto nilang magmana ng pagiging aswang nila," sabi ni Aling Mauring. Pagkatapos niyang sabihin ng mga salitang ito, isang napakalakas na alulong ng aso ang narinig namin sa loob mismo ng bahay. Kahit na wala kaming aso, kahit na wala kaming nakikitang aso sa loob ng bahay, iyon ang narinig namin. Malakas sila. Kahit ako, parang mababaliw sa pagpaparamdam nila. Mga mangkukulam, mga aswang, sabi ni Aling Mauring, at ang tinutukoy niya ay ang nanay at tatay ng kanyang asawa. Hindi kami nagsalita ng ilang minuto na halos wala talagang imik ang lahat. Nasa 30 minutos pababa na hindi kami nagsalita ng kahit isang letra. Nakikinig lang kami sa paligid. Hanggang sa narinig namin ang boses ng asawa ni Aling Mauring. "Lubayan niyo na kami.
wala kayong makukuha sa amin. Ayoko. Ito ang huling narinig ko noon sa asawa ni Aling Maureng. Napagtanto namin sa uli na hindi yung asawa ni Aling Maureng ang may masamang binabalak sa anak nila, kundi yung nanay at tatay ng asawa ni Aling Maureng. Kumatok yung asawa ni Aling Maureng. Pinapasok din namin siya at sabi niya ginagawa niya ang lahat para lang maprotekta ng anak nila. Doon namin nalaman ng lahat-lahat noong gabing iyon. Nagpanik talaga si Aling Maureng at sabi ni nanay mayroong PPD si Aling Maureng o postpartum depression. Sabayan pa ng pagpaparamdam sa kanila. Kaya hindi malayong magiging baliw o magpapanik si Aling Maureng sa mga ganitong sitwasyon. Nangyayari ito sa mga ilang bagong panganak na nanay. Doon nagpalipas ng gabi si na Aling Maureng kasamang asawa niya. Kinaumagahan talaga, tumawag si Lola ng manggagamot. Itong manggagamot na ito ay talagang kaibigan ni Lola, kaya medyo may alam din si Lola sa mga pangontra. Isang 100 metro mula sa bahay nila Aling Maureng. Maglagay raw ng bugok na itlog at ilang mga anting-anting sa lupa para hindi na sila malapitan pa ng aswang. Binatak din yung anak nila Aling Maureng para daw paglaki ng bata, hindi matatakot sa mga aswang o kung anong elemento. Kusa lang din naman na wala ang pagpaparamdam ng nanay at tatay ng asawa ni Aling Maureng. Ngayon po ay malaki ng anak nila at huling kita ko sa kanya ay nung nakaraang taon. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ng aming pamilya. Wala na si Aling Maureng ngayon. Pumanaw siya noong taong 2007 sa isang sakit. Boss Chris, salamat. At sa mga tagapakinig, Luna ng Sikior, maraming salamat.